Hello guys, nice ko lang i-share sa inyo ang verse of the day na kung saan ay mababasa natin sa 1 John chapter 4 verse 11. Sabi dito, "Beloved, if God so love us, we also ought to love one another." So ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Kung wala ang Diyos, wala tayong pag-ibig na madadarama sa ating puso sapagkat Siya ang pinagmumula nito. So ngayon, tayo sinasabi natin na tayong mga anak ng Diyos. Dapat kung ano yung ama natin, dapat ganun din tayo. Kung ano yung gusto ng ama, dapat ganun din ang gusto ng kanyang mga anak. So marami mga tao na sinasabi na sila mga anak ng Diyos. So pero madaling sabihin yan, pero sa gawa natin malalaman. So dapat patunayan natin na tayo mga anak ng Diyos. Ipakita natin na mahal din natin ang ating kapwa sapagkat ganun ang utos ng Diyos. Love your neighbor as yourself. So ganun ang Diyos, mapagpatawad, mapagmahal. So dapat hindi tayo pumipili ng ating iniibig sapagkat inibig tayo ng Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat. Pinatunayan niya yan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang hindi tayo mapahamak. Bakit? Dahil mahal tayo ng Diyos. Upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Bakit? Dahil mahal tayo ng Diyos. Ganun ang Diyos, Siya ay mapagpatawad, mapagmahal. Kaya ang kapwa natin, pag nagkakamali sa atin, dapat mahaba ang ating pasensya, mahaba ang ating pagpapatawad. Mahalin natin sila, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Dahil iyan ang magpapatunay na tayo'y anak ng Diyos kung ang pag-ibig ay nasa ating puso. Katulad ng Diyos na punong-puno ng pag-ibig sapagkat Siya ang author ng love. Kaya dapat lamang na iparamdam natin ang pag-ibig sa ating kapwa sapagkat ito ay nagmumula sa Diyos. Kaya pag iniibig natin ang kapwa, papaluguran nila ang Diyos, mararamdaman nila ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan natin. Hindi natin pwedeng sabihin na mahal natin ang kapwa natin pero gagawa natin siya ng kasamaan. Hindi natin pwedeng sabihin na mahal natin sila kung tayo magsisinungaling sa kanila. Hindi natin pwedeng sabihin na mahal natin sila kung dadayain natin sila. Hindi natin pwedeng sabihin na mahal natin sila kung pagsasabihan natin sila ng mga masasamang salita. Kaya kung mahal natin ang kapwa natin, dapat ipakita natin sa salita at sa gawa. Sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos, dapat tularan natin ang Diyos, maging mabuti tayo sa ating mga kapwa. Sabi nga ng Panginoon, love your enemy. Ibig sabihin, dapat wala tayong pinipiling dapat mahalin. Kung nagkaroon tayo ng sama ng loob sa ating kapwa, palipasin natin ito at magkaroon tayo ng pagpapatawad sa ating kapwa. Sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos, dapat tayo ay nagmamahalan. Madali lang sabihin na mahal natin ang Diyos, pero kung hindi natin minamahal ang ating kapwa na nakakasalamuha natin sa bawat araw, nakakausap natin, nakakasama natin, paano ba kaya natin mamahalin ang Diyos na hindi natin nakikita kung hindi natin iniibig ang ating mga kapwa na silang mga nakakasama natin sa bawat araw? So mahalin natin ang Diyos, mahalin natin ang ating kapwa. At diyan natin mapapatunayan na talagang tayo ay mga anak talaga ng Diyos. Mapagmahal ang ating Ama. So dapat maging mapagmahal din tayo. God bless po sa ating lahat.